At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Mimusa, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Kumusta na kayo, mga apo? Nandito na naman ako para kwentuhan kayo ng isa na namang kakaibang kwento. Ang pag-ibigan ng dalawang magkasintahan na mula sa magkaibang panahon. Kaya dyan lang kayo sa inyong kinaroroonan at pakinggan ang aking kwento tungkol sa kababalaghan. John anak, nakabihis ka. Aalis ka na naman ba? Oo, inay. Pero sandali lang mo ako. Hindi naman ako magtatagal sa pupuntahan ko eh. Ano? Bakit anak? Saan ka ba pupunta? Gabing-gabi na ah. Nagkayayaan lang kami ng mga kaibigan ko inay. Sandaling-sandali lang ako doon. Pagbibigyan ko lang sila. Anak, kung pwede lang sana, pipigilan kitang umalis ngayon, eh. Inay naman, eh. Bakit naman po ninyo ako pipigilan? Parang kinakabahan ako. Ganito kasi yung pakiramdam ko noong umalis ang itay mo noon, eh. Tapos, hindi na nakabalik. Yun pala, may masamang nangyari na sa kanya. Ayoko nang maulit yun, anak. Inay, huwag naman kayong mag-isip na may masamang mangyayari sa akin. Nangako kasi ako sa mga kaibigan ko na darating at darating ako. Kahit anong mangyari. Sige, hindi na kita pipigilan. Pero mag-ingat ka, anak, ha? Opo, inay. Sige, ho. Alis na po ako. Ayun na. Umalis na si John. Lalong kinakabahan ako. Diyos ko. Sana hindi magyayari sa anak ko ang nangyari noon sa asawa ko. Huwag naman sana, Diyos ko. Pare, ubusin natin ang laman ng bote. Tapos buksan natin agad yung isa pa. Pare, may brando. Huwag natin buksan yung isa pa. Tama na to, pare. Bakit ba parang nag-aapura ka ata, pare? Ubusin na natin to, pare. Hindi tayo babitin. Pag-isa ka na, pare. Sabi kasi ni Ine, maaga daw akong uwi. Wala siyang kasama sa bahay. Ano ka ba naman, pare? Hindi na batang nanay mo. Matanda na yun. Kahit bukas na ang uwi mo, pwedeng-pwede. Pare, narinig mo bang narinig ko? Ano yan, pare? Oo nga. Parang may malaking hayop na naglalakad at bagyang yumayanig ng lupa. Pare, tumingin ka sa likuran mo. Tingnan mo. Ha? Ano bang nasa likuran ko, pare? Dambala, pare! Halimaw! 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 Pare! Pare! Pare Brando! Sandali! Sandali lang! Matatakutin pala itong si Pare Brando eh.
Nakakita lang ng malaking hayop eh. Iniwanan na ako. Buti na rin. At umalis na siya. Makaka-uwi na rin ako sa bahay. Dahil hinihintay na ako ni inay. Ano ka mo, kuya? Nakakita ka ng kakaibang nilalang kagabi? Oo, Maya. Kaya huwag kang lalabas-labas ng gabi. May nakakatakot na nilalang. Ha? Totoo ba yung sinasabi mo, kuya? Oo. Nakakita nga ako kagabi. Hindi ko nga alam kung anong nangyari kay June. Eh. Bakit? Magkasama ba kayo kagabi ni June, kuya? Oo. Nagiinuman kami kagabi sa harap ng tindahan ni Aling Ibiang. Nang makakita kami ng kakaibang nilalang. Tumakbo na ako. Naiwan dun si June mag-isa. Ha? Eh bakit mo naman siya iniwan, kuya? Kawawa naman siya. Baka inatake siya ng nilalang na yun. Eh, hindi ko alam. Kaya pupuntahan ko sa bahay nila ngayon. Para malaman ko kung anong nangyari sa kanya. O sige, kuya. At sasama ako sa'yo. Nagka na si mama. Dito ka na lang sa bahay. Ah, sige na kuya, sasama na ako sa'yo. Gusto ko rin malaman kung anong kalagayan niya. Eh, bakit ba parang interesado ka kay June, ha? Bakit na, Maya? Wala lang. Ah, sige na kuya, isama mo na ako. Kulit mo talaga. Sige na nga, halika. Napakalaki talaga ng mansyon na yan. Sabi ni Hay, matagal nang namatay ang mag-asawang Don Pudling at Doña Hilaria na nakatira dyan noong unang panahon. Wala na akong nakakikitang nakatira sa mansyon na yan. Mimosa, lumabas ka na dyan sa iyong silid at kumain ka na. Opo, Papa. Susunod na po ako sa bag kanya. Ha? May nakatira pala dyan. Tanaw na tanaw ko dito sa kinaroroonan ko. Kung hindi ko nagkakamali, isang mayamang matanda at napakaganda ng babaeng kausap niya. Palagay ko, anak niya. Dito lang ako. Pagmamasdan ko ang babaeng yan. Papa, Mama, tignan nyo kung bagay sa akin itong suot ko. Oo, kamukhang ang mama mo. Sabi ko na nga, may nakatira pala niyan. Isang matandang babae at lalaki at mukhang mayaman. At ang babae niyan siguro ay anak nila. Ang ganda niya. Pero, papaano ko kaya siya makakausap? Papaano? Aling Nitang, nandiyan po ba si June? Ha? Ikaw pala, Brando. Wala siya rito. Kanina pa umalis eh. Ha? Saan daw siya pumunta? Sabi niya, susubukan daw niyang mga ngaso ng mga ibon doon sa likod ng lumang mansyon na naiwan ng mag-asawang Don Pudring at Doña Hilaria. Mga ngaso ng ibon doon sa may malapit sa lumang mansyon? Oo, Brando. Yan ang sinabi sa akin ng anak ko. Aling Nitang, wala mo ba siyang ikinuwento sa inyo? Wala naman. Bakit?
may dapat ba siyang ikwento sa akin? Ano bang nangyari? Ha? Wala po, Aling Nitang. Sige po, aalis na po kami ng kapatid ko. Sige. Kasama mo palang kapatid mong dalaga, ah. Hindi man lang kayo pumasok ng bahay. Magandang araw, Aling Nitang. Magandang araw naman sa'yo, Inek. Pasok muna kayo sa bahay at nang makapagkape kayo. Hintayin nyo na lang si John at maya't maya ay darating na yon. Halika kayo, pumasok muna kayo. Pare, nakakita ka ng babaeng maganda sa lumang mansyon? Oo, pare. Ang ganda talaga. Maakit ka kung makikita mo siya, pare. Naku, imposible. Paano mo nakita? Nakapag-usap ba kayo ng babae na nakita mo? Hindi ko nakausap, pero nakita ko. Nang umakyat ako sa matas ng puno, kitang-kita ko ang loob ng mansyon, pare. Pare, gusto ko rin makita ang babaeng sinasabi mo. Pero baka multo lang yun, ha? Hindi, pare. Totoong babae yun. Sige, pare. Bukas ng umaga, pupunta tayo sa likod ng lumang mansyon na yun. Pero dahan-dahan lang tayo para hindi tayo mapansin. At baka magsarado ng bintana. Hindi natin makikita. Oo, pare. Sige. Magkita na lang tayo doon bukas. Hindi na nakapaghintay si Brando. Nainip. Iniwanan ako. Ayaw maniwala kasi na may magandang babae nakatira sa lumang mansyon na yan. Ayun. Yung babae. Binuksan ang gate nila sa likod ng bahay. Nakita niya ako. Aalis na ako. Sandali lang, kuya. Nakita niya ako. Papalapit siya sa akin. Baka pagalitan ako. Ma'am, pasensya na po. Mangangaso po ako. May hinabol lang akong malaking ibon na babarilin ko sana para pangkulam namin ng inay ko. Mahirap lang pong buhay namin eh. Isang kahig, isang tuka lang po kami. Bakit ba? Parang takot na takot ka. Bakit? Mukha ba akong multo? Kung kasi, hindi naman. Pero, baka magalit ka. Kasi, nandito ako sa likod ng mansyon ninyo. Bakit naman ako magagalit? Wala ka namang ginagawang masama, hindi ba? Hindi ako masamang tao. Ako nga pala si June, ma'am. Ako naman si Mimosa. Mimosa? Sino yung nangahas na nakapasok sa bakuran natin? Babarili nila ako. Huwag! Huwag po! Papa! Huwag! Huwag, papa! Kuya, napansin mo bang mga nagdiparang paniki na tila may kinatatakutan sila? Oo, Amaya. Parang doon sila galing sa likod ng lumang mansyon. Ano kayang ibig sabihin nun, kuya? Bakit parang natakot sila ang nagliparang papalayo? Kinikilabutan ako sa napansin natin na yun, Amaya. Bakit ka naman kinilabutan, kuya?
Eh, usapan kasi namin ni Jun kahapon na magkikita kami doon. Kasi sabi niya, may magandang babae daw na nakatira doon sa lumang mansyon. Eh, pero matagal na kaming nasa taas ng puno ng akasya. Wala pa rin lumalabas na babae. Eh, baka nahatsimpuan siya. Ay, naku, huwag naman sana. Ha? Alam ko ang ibig sabihin, kuya. Halika, punta tayo sa bahay nila, Aninitang. Huwag muna. Makiramdam muna tayo. Pupunta ko sa malapit dun sa lumang mansyon. Matatanaw ko doon kung nandun si Jun. Sama ko, kuya. Ayan ka na naman. Huwag na. Maiwan ka na lang dito. Babalitaan na lang kita kung anong nangyari kay Jun. Ayoko nga may ibang taong makapasok sa bakuran natin. Kaya laging isarado ang gate at pintuan. Pati bintana ay isasarado para walang makakita sa atin sa loob. Naintindihan mo? Pero papa, mukhang mabait naman yung tao. Wala siyang... Taba na iha. Basta, sundin mo na lang ang sinabi na yung papa para tatagal tayo rito. Kunde. Sasabihin ko sa diwata na ibalik na lang tayo sa ilalim ng kapangyarihan niya. Yeah. Ayoko nang bumalik doon, Mama, Papa. Gusto ko na dito sa dating mansyon natin. Kung ayaw mo nang bumalik doon, sundin mong lahat ang niutos namin. Naintindihan mo? Papa, Mama. Huwag ka na gumayak, iha. Para sa kabutihan mo ang agad namin. Ayaw ko nang maulit ang nangyari doon sa atin. Pinasok ang mansyon ng masasamang tao. At wala kami. Kinitilang buhay ng nakakatanda mong kapatid na lalaki na si Alipio. Buti na lang at nakaligtas kayo ng mama mo. Hindi kayo nakita ng salarin sa kabilang kwarto. Eh kung nataon na nakita kayo, baka nag-iisa lang akong nabubuhay ngayon. Kaya sumunod ka sana sa mga sinasabi namin sa iyo. Sumunod ka, Mimosa. Jun, marami na kayong nainom ni Kuya. Tama na yan. Talagang tama na ito, Maya. Ayan, oh. Tulog ng kuya mo, Brando. Alam mo, Jun, masayang-masaya ako. Oh, bakit mo naman nasabing masayang-masaya ka? Kasi, walang masamang nangyari sa'yo. Kinabahan ako nang mapansin namin ni kuya ang mga nagliparang paniki. Alam mo, ang ganda talaga ng babae niya. Napaka-amo ng mukha. Hayan ka na naman, eh. Puro na lang ang babae yun ang nasa bibig mo. Nakakainis ka. Ang ganda niya talaga. At kahit baboril ako ng papa niya, hindi ako magsisisi. Dahil nakilala ko siya. Nakakain naman ang lalaking to. Nandito lang ako sa harapan niya. Ang babae yun pa rin ang iniisip. Nakakainis talaga. Amaya, may sinasabi ka ba? Ha? Wala. Sabi ko, tanga ka. Este, kuhan, tama ka. Tama. Kaya, sige, huwag ka na uminom. Lasing ka na eh. Tama na yan. John, anak, ikaw na ba yan? Oo, Nay. Gising ko pala kayo.
Hindi pa pala kayo natutulog? Eh, paano ako makakatulog, anak? Eh, nag-aalala ako sa iyo. Halos gabi-gabi ka na lang umaalis ng bahay. Eh, baka naman pwedeng bawas-bawasan mo yung kalalabas mo ng gabi. Pasensya na ho kayo, nay. Hindi ko lang matanggihan kasi si Brando eh. Matalik ng kaibigan ko yun. Eh, sa susunod, matuto ka namang tumanggi o magdahilan. Sige po, nay. Matutulog lang tayo. Dito lang ako matutulog sa malaking upuan. Nakawayan. Sige, anak. Isarado mo na yung bintana. Hindi ako makatulog. Laging si Mimosa ang sumasagi sa isip ko. Kailan kaya kami uli magkikita ni Mimosa? Ah, ano yan? Parang yabag ng malalaking hayop. Nulubahalakad papalapit dito. Si Inay! Inay! Ano kaya ang nangyari sa ina ni June? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Mimosa! Dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, June Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela, inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.